Legit ba ang cryptocurrency? Scam ba ang cryptocurrency? Totoo bang pwede kang kumita ng malaki sa cryptocurrency? Paano nga ba kikita sa cryptocurrency? So yan yung mga kadalasang tanong yung mga gustong pumasok sa cryptocurrency at hindi naniniwala na pwedeng kumita ng malaki sa cryptocurrency. So yun o, magandang araw sa inyo at nandito na naman tayo at nagbabalik. Medyo matagal tayo nang wala at busy tayo ngayon dahil lilipat tayo ng ibang trabaho, no? Isa nga pala akong OFW dito sa Japan. Matagal na rin ako naghahanap ng ekstrang pagkakitaan dito at nakita ko nga itong opportunity about sa cryptocurrency nitong taon lang na to. So, pinag-aralan ko siya kung paano ako magpapasok ng pera, paano maglabas ng pera. Yung mga basic lang sa about sa crypto, yun lang yung inaral ko, no? Kaya hindi tayo expert pagdating sa cryptocurrency. Pero ngayon, no, medyo yung mga ininvest ko na pera, maliit lang naman, medyo kumita na rin ako dito kahit papano. Pero hindi ko pa nilalabas yung pera kasi nga nagangad pa rin tayo na mas kumita ng malaki. Malaki ang potential talaga na kikita ka talaga dito sa cryptocurrency. So ngayon, bibigyan ko kayo ng sample na token. Ito yung token ng Axie Infinity na AXS. As of now, November 28, ang Axie Infinity token ay 6,434 na ang value. So, tignan natin yung max niya. So, last year, ito, yan. Last year is November 8, 2020. Ang value niya is 6 pesos 84. Ang pinakamataas niya na yung value is 8,000, no? Check natin. Check nga, 7 pesos na lang, no? So, kung nag-invest ka ng, for example, 3,000 pesos, divide natin sa 7. So, meron kang 428 na token. So, ang pinakamataas is 8,000. Times natin ngayon sa 428. So, nagkaroon ka ng 3 million. Isipin mo yun. 3,000 ang in-invest mo. Nagkaroon ka ng 3 million, no? Napakalaki. Napakalaki talaga. Grabe. Pero as of na bumaba siya. Bumaba siya ng 6,000. Pero, malaki pa rin. Kung hindi mo siya tinanggan, yun pa rin yung pera mo, no? Nasa 2 million pa rin. So, another example is Crypto Blades. So, yung kasagsaga ng Axie Infinity is meron din pumalo itong skill. So, play to earn games din yun, no? So, ngayon, bumaba siya ng 900. Pero, nung July, kung nag-invest ka nung July, ito 34 pesos, so 3,000 ulit, divide natin sa 34, so meron kang 7,000 times 88, so meron kang 600,000 pesos, no? Laki. So, pakita ko sa inyo yung token ko na ito, kumita rin ako dito. Itong Gala token. So, nabili ko siya 4 months ago. So, nabili ko lang siya nung around 400 pesos. Napakaliit lang na halaga. Pinakamataas niya ngayon is nung November 26 is 40 pesos. So, 40 pesos na. So, meron akong token na 840. So, yan o. 840. Itong price na to is 30,000 na to. Hindi siya accurate, no? Meron akong 840 token doon. Times natin sa 40. So, yan o. Kita nyo, guys. Kumita ako ng 33,000. Yung 400 pesos ko, no?
33,000 megit ang kinita. Alain nyo yan. Pero hindi ko pa siya binibenta, no? Kasi under Ethereum siya. So, medyo mataas yung gas fee. Masyado pang maaga para ibenta ko tong token ko na to, no? Kaya, hold ko pa to siguro hanggang next year. Tingin ko tataas pa tong gala na to. Gala token na yan. Tapos, next natin is okay, palitan natin ng wallet. So, next natin is Altura. Meron akong Altura na 1,900. So, ito yung value niya ngayon. Current value niya is 14 pesos. Tapos, at the high niya is 21. So, 19 times 21 equals 39,000 na. Binenta ko siya nung pinakamataas siya ganito. Pero nabili ko lang yon. Nabili ko siya nung nagpiso na siya, ano. Nagpiso, tama ba? Kasi nabili ko siya dati, wala pa siyang piso. Tapos, nainip ako. Nainip ako, binenta ko siya agad. Dapat, mas malaki yung kinita ko eh. Pero okay lang. Goods pa rin naman dahil kumita pa rin naman ako dun. And, tataas pa to. Hindi naman ako mahihinala kasi tataas pa to eh. Tataas pa yung value niya. So, hold lang hanggang next year. Mali natin, diba? Mali natin mag 50 pesos or 100 pesos or higit pa. Hindi natin masasabi. Malaki ang pera dito, lutusin. Makita niyo yun ba? Sa murang halaga. Eh, paano pa kaya kung let's say, for example, nag-invest ako doon ng 10,000 pesos. Divide natin sa 0.5. So, meron akong 20,000. 20,000 times 40. So, you know. Ito nyo. Yung 10,000 mo, naging 800. Shit. Grabe, diba? So, yun guys. Ano? Sana nagustuhan niyo itong video na to and makapag-isip kayo kung mag-i-invest kayo o hindi. Pero, siya lang masasabi ko. Buy low, sell high. Mag-try kayo, malay niyo naman. Baka yung mapili niyong cryptocurrency is mag-boom. Sayang din naman, diba? So, yun lang guys, no? Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo yung video na to, comment ka lang, okay na ako doon, masaya na ako doon. Siyempre, kung magsusubscribe ka, mas masaya ako. So, hanggang sa muli, no? Ingat!